Ano ang odd even sa bet? Hindi ko rin tinatayaan yun eh. Hindi ko rin alam. Pero yun nga, ang alam ko... Sa score yun eh, diba? Oo, sa score yun. Final matapos ba yun? Ang game. Final or final? Total score ata. Teka muna, Dolores, nagkakabugbugan ba, lugbugan na dito? Ang ano, no? Ang satisfying sa ice kapag na-fatal bans mo marami. Oo, no? Totoo. Diba? Tsaka masakit diba? Yan, din mo kada isang hampas mo, mararamdaman ng lahat. Parang pag ikaw, na-fatal bans ka, nakakailang, even though hindi siya ganun totally kasakit, pero dahil sa pa-chani-chani, and tama nga si Kaya Direct. Speaking of... Direct, John Grabe. Buti na lang di ako lumaban kay Derek. And Dolores, that first blood is brought to us by. Syempre phoenixbet.io guys, congrats sa mga nagbet for first blood and sa mga gusto pang humabon, may live odds tayo diyan. Go na mga sir, gamitin niyo yung code natin na lupon WXE but bet responsibly sa mga tropa natin. Ah, wag sobra, dapat saktong bet lang. Wala rin naman masyadong actually wala talagang huhuli sa kanya dito. No, pero mid one. For Xiao Yu plus the Dream Queen actually connecting on 2 pero ang bilis din naman mag-rotate dito ni Food. Makukuha nila dun yung Phoenix pero kapalit yung Spangler kaso nga lang namatay yung sino ng Kirin. That's mid 1 to fall. Bilis yung pera sa neutrals ngayon na may items na siya pero Xiao Yu naku po na yari na naman ata pero ay pwede to actually. Counter and may sustain. Raging Fear with his superhero landing. Lalaban sila dito pero maungunahan nila yung Dark Willow. Nakakabuhay lang sa likuran yung back, yung target ni Midwan. Ayaw niya nung support. Gusto niya core hero dito pero Roger alam niya na siya yung tatargetin once tumapit siya sa kanyang warlock. Pero walang mamamatay sa both teams. Nakasurvive pa dun actually ay yung leader of HP na lang. The Bangler kaso yung maipi na Dark Willow. Sila address na nila. Fatal Punch! Kumunik sa 4 plus yung Dream Queen din. So pagka-squash bakal, namatay. Doon breaker pa nangyari. Roshan talaga yung kailangan pigilan dito ng actually both teams eh. same goes with SMJ, kailangan din nila pigilan kahit pa paano pero Xiao Yu yup, mamamatay agad Roji yung nadali for one yes, namatay para sa both teams kaso nakakapag-split push. Ito naman yung kagandahan sa isang life stealer kapag ka wala talagang pang-cancel sa TP mo yung kalaban, no? Walang wala. SMG oh. So medyo maiiwan talaga sila in terms of the objective pero oy, the sustain again. Landing. This time walang terrorize, warlock yung mamamatay. May kita pa ba silang isa? Wala na, good for one man show kapag itong RSG up na yung dalawang halberd nila. Sa Pangolier at saka dun sa Flames Dinner. Sobrang hirap pa na egg clutch. Uy, last hit na lang kapag egg pa dun yung Phoenix. Makakapag-jump with a Eurostep, Aether Remnants to kill that Pangolier para dito kay Bolt Interceptor to delay. At least, pero may Dream Call, sasaluhin niya yan. Ito yung sustain ng itlog, pumutok. Pero na-avoid naman ng fuck yun. Kaso nga lang, Illusory Armor, which yung upheaval, hindi makagalaw. To disimulate, pero nakaabang yung Golem ni Roger to finish the job. That yung Illusory Armor, but again, Moon. Escaping! Escaping! And escaping his death. Sa situation na yun, nakuha na rin yung Phoenix, pero ang ganda nung pinakita naman ng Phoenix, nakapag-egg siya, mutik siya kanina mamatay, nakapagbigay ng sustain, and nabuhay. Radiant's middle tower, something ni Pak dito, alam niya walang kapag sa kanina. Golem kasi! So in face, kumunik. Ano kinuha ang Golem, anak? What? Pero may sustain, may overgrowth, may living armor. No! That's bad! And now, mauguha rin nila yung Pangolier. Apo, sorry. Puno ni Apo and now squash bakit. Patay kito sa likuran. Si Raging P. Nonsense din siya sa teamfight. Ma-arm, ma-halberd lang siya. Parang Luki. Ewan ko kung Bangolier. Puna ba sa kanya? Pero nag-delay. Nag-abang bakit tayo. Sa Luki Devil. Bango! Nakapag-calling Thunder out. Nabay squash bakit palayo. Oh my god, meet one. He wants to chase down you doon sa likuran. Then the dust of a pirate. Eto na. Sakit ng SMG. Ang gulong, ano, nagwawalang montero, walang preno, 3 rounds dead na naman. Sa side dito ng SMG, make it 4 because Raging Pig natitip sa Bangolier. Nakapatay kahit isa. Okay lang walang BKB pero for the sure. Natitip na yan ang SMG dito. They're tilted actually. Lalaban sila and they need to win this dahil matatambakan sila. Nandun yung egg, sasapog kaya, inaamp.
kasi yung life stealer, pero they need to finish the job. Hindi siya aabot doon. Puputok yung itlog. Life stealer will fall down together with their two supports. And look at this SMG. They're winning this team fight. And Xiaoyu, not anymore. Ubus ba? Nakatakbo na dito yung makakabasag sila. Ang tanong, may clip. Matidelay na. Root si Moondragon. And pumasok na nga mga kaibigan yung Templar Assassin na Blade. Na-beat sila doon for the Rolling Thunder. Look at the look at the big ultimate usage. And hindi na nakaporma si Patatas with the superhero landing plus yung itlog din to Phoenix doon. And now they're crumbling. Patayin na lang yung support ng, RSG, pero ayos lang. Tanggal yung Aegis and Moon. Aether Remnant, inaabangan nila si Midwan. Pumasok, gustong itake down si Pac, mapag-drop ng traps, pero na-disarm. Ay, makahampas. Napunutan ng baril yung police. Disarm. Agoy, and you know why SMG. Hindi na nag-asim doon, ha? Totoo lang, RSG is just the perfect spawn. MKS, so deploy na agad. Out ang magiging decision nila dito. Pero, nag-drain call and my golem. And Moondragon with a Yule Scepter trying to delay his life. Makakapag-dissimulate, nag-good sustain. Pero inantay lang nila, pumutok yung itlog. And then here we go. Papasok sila itong kill. Moondragon, and together with Hamu, the Malaysian boys is dead. And only Midwan na lang ang magre-represent ng Malaysia, pero nag-buyback yung tropang AFU from China, guys. They need to make it work. They need to do something. Mababasagan sila ng lane set of barracks. Nandun yung hold route coming from a Willow, pero Illusory Orb. Nako, ay! Patatas na crew! Sina dito, pero ay, hindi enough eh. Yung OG Kush, mga kaibigan, and with a fatal one scaling midpoint sa process, double kill para dun sa back. Nabasa ko kanina sa comment section kanina daw na ang kalaban coming from Pop Day. Yup, sobra. And Aether Remnant po connecta. Rage lang, boy, sabi ni MKS. Don't panic, it's organic. Nandun superhero landing ni Patatas. Buuan loob, sira ang tuktok moments. And now, patay rin siya sa process na yon. And Midwan is the last core hero dito na pwedeng dumipensa. Correct the tier 4 na, di ba? Kung wala namang buyback SMG dito, bakit hindi? And sabi nga sa chat win ng Fnatic, GG na, ayaw pa mag-GG ng mga to. Ang buyback, itong si Dawnbreaker. Actually, lahat ng patay dito. So I think, no 14 din as well. Wala, kita may ginagawa ni Pac. Hayahay ang mga YOLO boys. Ito yung egg. Hindi ganyan mag-Phoenix ang RSG kanina, di ba? Tsaka po, 5 kasi yung ano dito eh. Plus 5 kasi. Yeah, ay, ay. Itanong lang ulit na dahil bak na buhay para patayin lang ulit. Oh no, and they've called it GG 2-0 victory RSG. Oh my, I'm expecting game number 3. I think mag-agree ka na this is a dominated game for them. Diba? May promising team fight isa? New updates and highlights on your favorite Dota games, both locally and internationally. Don't forget to subscribe on Kuyanik YouTube and Kuyanik Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you!